sa taong bayan. Panoorin po natin at ito. At ito'y pinagtatakpan ng mga media na kanilang binabayaran. Political na yan. Hindi nagtutuko yan. We go to any human rights advocate. There's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. We did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang pakit. Kahit isa. Hindi kami gumagawa. Wala kami hindi naman ganun. So ano yung information? What I'm talking about is political na yan. Hindi nagtutuko yan. We go to any human rights advocate. There's nothing that we do. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang pakit, kahit isa. Hindi kami gumamit ng pulis. Wala kami ginawa ganun. So ano yung inyong information? Walang pakit, kahit isa. Hindi kami gumamit ng pulis. Wala kami ginawa ganun. So ano yung inyong information? Oh, anong tawag kay Marcos? Sabi ng ating mga matatandang, mga nauna sa ating panahon, ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling at pinsan ng manloloko. Kaya nung tawag natin, ang gobyernong Marcos ay sinungaling na magnanakaw pa. Marcos sinungaling na magnanakaw pa. Marcos sinungaling na. Alam niyo kung bakit? Bakit? Dahil yung Pangulo ng Pilipinas, hindi dinapitalita ang kasinungalingan! Yun! Mantakin niyo sino ang numero unong nagsisinungaling sa aktual live interview. Sinabi niya, ay wala, politika lang yan. Hindi totoo na armado ang mga pulis. Wala kaming ginamit na tear gas. Pero anong nakita ng mamamayan? Alas 5 ng umaga, dalawang araw na ginagahasa ng mga bertugong pulis ang mga sibilyan at kawawang kabataan, kababaihan at mga manggagawa ng simbahan. Ginagahasa ang kalayaan, karapatan, sinasaktan. 48 hours pa bago magsalita si Bongbong Marcos. Nakakahiya at ang sasabihin niya, wala, politika lang yan, walang armas, walang nasaktan. Tama. Eh, paano yun? Adik! Adik! Sinungaling! 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 Marcos! Sinungaling na magnanakaw pa! Marcos! Sinungaling na magnanakaw pa! Alam niyo ba na ang 203 billion pesos na utang nila sa buwis ng kanilang mga ipinamana na hari-harian o ang kanilang tinatawag na inheritance tax, sinisingil ng gobyerno at sabi ng Supreme Court natin, bayaran nyo ang 203 billion pesos. Hanggang ngayon, niloloko pa ni Marcos Jr., presidente na siya, ayaw pang bayaran ang buwis na dapat ibayad sa mamamayan, 203 billion pesos. Anong tawag dyan? Magnanakaw! 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 Ayun nga ka, Eric, isipin mo ha. Araw-araw tayo ninanakawan ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo, at araw-araw din nagsisinungaling. Papayag ba tayo nun? Hindi! At dahil dyan, Brother Franco, muling mag-aalap ang intablado ng sambayan ng Pilipino sa Liwasang Bonifacio dahil mariningan muli natin ang pahayag ng lumalawak na grupo ng Marcos Alistian sa buong bansa, pangungunahan ni Undersecretary Yusek Benrangke. Marcos! Yeah.
Marcos. Okay. Marcos! Alis dyan! Alis dyan! Marcos! Sino ang aalisin? Marcos! Kayo na ang sisigaw ng makusok. Kasi ang speaker po ninyo ngayon ay sa kadami-daming nagsasalita ako sa ibang mga forum, nawawala tuloy ako ng boses, pero kayo po ang aking inspirasyon, ang inspirasyon ng mga membro ng movement ng MAD, dahil kayo ngayon ang KOGC ang nagsisilbing ilaw sa bansa para magmata sa mahimeng na pagkatulong ang iba nating kapatid upang sumama sa atin. You are the light of the country and light of the world, where there are Filipinos who are with us defending our democracy, defending our freedom. Mabuhay ang KOGC! Mabuhay! Mabuhay kayo! Sa totoo lang, meron akong nasundan na sinasabi ni Pastor, kasi nagbabasa din ako, nagtingin-tingin ako sa mga video. Sinabi ni Pastor, darating ang panahon, maghanda tayo. Diba? It is addressed to all of us. No? Dahil uusigin tayo ng mga demonyo, pero hindi tayo matitinag sa mga demonyo sa pagpangulo ng bangag ng pangulo, sa pagpangulo ng sabog sa Malacanang. Hindi ba tayo patitinag? Hindi! Proteksyonan natin ang ating kalayaan! Ito ngayon, mayroon akong i-reveal sa inyo kung bakit mayroong plan B. May plan B, mayroong backup plan ang grupo ni Bangag, ang grupo ni Tambaluslos, ang grupo ni Lisa Tanas, ang grupo ni Nina Sap Nagdamio, dahil natatakot na sila ngayon na umalsa, nag-aalsa na ang taong bayan na sa kanilang administrasyon. At alam, at ito ngayon ang i-reveal ko sa inyo. Dahil nung sinabi natin na lulusubin natin ang Malacanang, napapraneng si Bangag Marcos. Napapraneng kasi yan kasi ang mga adik eh. Madaling mapraneng ang mga adik. Marcos praneng! Marcos praneng! Sabi nila, parang matutumba na ang Marcos administration ngayon. So ano ang backup plan nila? Ang backup plan pala nila, dahil nakikita nila na wala na sa matitinong isip ang Presidenteng Bangag, ito. Inugurgur nila si Pipi Sara sa Kongreso ngayon. Ang paggurgur nila, hinahanapan ng kasalanan si Pipi Inday Sara upang ilang i-impeach. At Yusik Benranque, Brother Franco, I'm here.
Speaking of the Vice President Sara Duterte, siya ngayon po ay nangunguna sa pagbibigay ng kanyang simpatya sa namatay na kapatid nating si Edwin Kababat, ngayon ay nakahamhimlay sa Davao City dahil sa mapusok, bayolente at bertugong paglusok ng mga pulis. Yusik Ben, mag-break tayo ng isang minuto. At everybody, please stand up. Open up the light of your cellphone. In solidarity, in prayer, ibuksan ang ilaw ng mga cellphone. Sa kasama natin si Vice President Sara Duterte at ang mga pamilya at nagmamahal kay Brother Edwin Kababat, unang biktima ng kaberduguhan at karahasan ng mga pulis sa utos ni Marcos at ipinatupad nila Avalos, Marvin at Tore. At ang kanyang huling salita bago mamatay, nandun po ako nang mangyari yon, nire-revive siya at binibigyan ng mga doktor at mga medical staff ng Kingdom of Jesus Christ abang ang mga polis na katunghay ayaw paggalawin ng ambulansya. Pagputok ng flash bomb at paglusog ng polis sa likod ng compound ang mga katagan na bitawan ni Brother Edwin bago siya mamatay o hinimatay at tuluyang mamatay ay hindi niyo po kami mga kalaban. Wala po kaming baril. Inuulit niya po ito. At yun ang huling katagan niya. Isang minutong katahimikan, itaas po na nakaganitong kamay natin into high heavens, praying to God that there will be mercy dito sa nagaganap na kalapastanganan, pagpatay at walang humpay na malabertugong paglusog ng mga pulis ni Marcos at ng kanyang tauhan sa Kingdom of Jesus Christ na nagiging isang malaking paglusog na mismo sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. In 1 minute silence, let us give our prayer in solidarity as we raise our hands to heaven and to the God that we believe in para pumabigyan ng katarungan ang krimen ni Marcos at ang kanyang mga pulis kay Ginoong or Brother Edwin Kababat. Sana po ang Panginoon ng katarungan at kasaysayan ay bibitbitin ang kaluluwa ni Brother Edwin kung saan man dapat ito mapunta sa kanyang himlayan habang aabutin ng kamay ng katarungan ang mga kriming ginagawa sa lupang ito ni Marcos Jr. at ng kanyang mga alipolis. Maraming salamat, and we can now turn on the light. And thank you, Vice President Sara Duterte, for bringing your presence sa pamilya ni Brother Edwin at ng mga kapatid nating Pilipino sa Kingdom of Jesus Christ. You are a true servant leader deserving to redeem his country with the support of the Filipino people. Go ahead. Duterte! 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 Samantalang kay Marcos, ano ang dapat ipanawagan sa kanila? Marcos, puta, Hitler, diktator, palayasin! Marcos, puta! Yeah.